Hi guys! Anong oras ngayon? Alas 3 ng hapon. And may papakita ko sa inyo. Charan! Oh, dami yan. Oh, bili kayo! Bili! Bili! Oh, parang tiyanggi tayo. Oh, 2 PM yan. 2 PM. Guys, sabi ko sa inyo, hindi ako namamalansya. So, 2 PM ko yan. Ang gagawin namin mamaya ni Kuya Anan is gulaman. Okay? Kaya mamaya na lang. Tutupin ko yun maya. Okay, guys. Alas 3 ng hapon ngayon. See you! Kasi ito pa yung iba sa mga damit. Ilan sa mga damit na galing na sa Abu Dhabi, yung nakabox. Sinabi ko sa inyo nung sa araw. Yun. Ano ba guys? May kukwento ako sa inyo pala. Kasi may nangyaring chaos dito sa bahay. Kagabi. Okay? Na problema kasi dito sa mga Pilipino talaga. Ugaling Pilipino talaga itong mga to eh. Okay? Hindi ko nasabihin ko sino, okay? Malapit lang, literal na malapit lang siya sa amin, literal. Okay, as in, nasa tabi-tabi lang siya. Okay, may problema pala sila sa amin, may problema pala siya sa akin, kung saan hindi niya ako dinidirekta, o diba? May, guys, kayo, mag-comment nga kayo, guys. Ay, yung mga bago pala sa channel ko muna, ha? I'm a Filipina, my name is Zhai, I'm a Filipina, and I'm married to an Indian man. LDR kami ngayon, currently. Okay, nasa Abu Dhabi siya, and me and the kids are here in Manila. Okay, balik tayo sa usapan. Balik tutupi tayo ng damit, isimisan tayo. Yun. Guys, familiar kayo sa mga taong ganito. Yung parang 3 feet away lang siya sa inyo. Okay, lagi mo namang nakakausap, lagi mo nakakasalubong. Si mami lagi niya nakakasalubong, smile, ganyan. Tapos yung pala, meron palang kinikim-kim na sama ng loob. Kaya siya daw, talaga guys, I have to admit it, talaga, yung bunga nga ako talaga dire-diretso, okay? Pero, kasi nga yung mga anak ko makukulit. From Abu Dhabi, kilala ko ng mga kaibigan ko. From Abu Dhabi, talaga yung boses ko is well modulated, means malaki talaga yung boses ko. So, kahit pabulong lang ako, malakas pa rin, okay? So yun, palibasa kasi yung mga tao yata dito, sana yatang, nakatira sa library, okay? So, ayun, matagal kami nawala dito. Bumalik kami after 12 years. So, nanibago sila. So, akala nila, jungle. Yun. Pero yun, guys. Ang point ko naman is, kung may problema ka pala sa tao, okay, kayo ha, makikinig din kayo, mag-comment-comment din kayo kung nakaka-relate kayo. Kung may problema ka sa tao, do you have to tell somebody else about your problem with that person? Okay, kunyari may problema kayo sa akin. Tatanungin niyo ba yung ibang tao? Okay, na may problema ako sa kanya. Oh. Mas the problem will be solved like that? Hindi, 'di ba? Kaya naniniwala talaga ako na hindi sa edukasyon niya nakikita yung manners ba. Nasa personality ng tao 'yan. Kasi ako ha, ako honestly speaking, ako kapag may ayaw ako sa tao, which is ayaw ta ewan ko ba't ayaw nila sa ganong tao. Nakikita ko rin yung ugali ng mga western to eh. Yung didirektahin ka. Since tayo mga Pinoy, sensitive tayo, or mga plastic lang talaga, likas sa plastic, na kapag may problema ka sa tao, tapos kapag nginitian ka, nginitian ka rin, tapos yung pala chichismis ka na, which is really, kaya hindi umaasenso ang Pilipinas dahil sa mga ganito klaseng tao. Tignan mo yung western countries, okay? Asensado sila kasi kapag may ayaw sila sa tao, sinasabi nila directly. Okay? Hindi na nila kinakalat kung saan-saan. Kaya nga tayo, mas maganda yung business ng Facebook sa atin. Oh.
hindi mo direktahin yung tao. Ayun yung naging problema namin. Hindi kami dinidirekta ng tao, okay? Kahit kami dalawang mag-asawa, may problema na pala sila sa amin. Ba't din nila kami tanungin kung kanikinin mo sila nag-inquire? Kaya yun, guys, kung yung pinopoint ko dito is, kung may problema kayo sa isang tao, okay, na accessible naman siya, nasa tapat lang ninyo, sasabihin lang ninyo doon, uy, ganito ganyan, baka pwede naman, o, edi, the story is finished, o, diba? Unless, yung taong yun, hindi edukado na hindi makakatanggap ng pagkakamali. Okay? Yun. So, yun, guys, sinabi ko lang sa inyo yung nangyari, dahil, hindi ko matanggap na may ganun pala talagang klaseng tao kasi marami ako nakakamit na ganyan. Hindi lang naman ako nag-stay, nag-work sa isang kumpanya unlike sa ibang tao na lumaking dalong dun sa isang kumpanya lang. Alam nyo, nakasalimuha ako yung iba't ibang klase ng tao. May walang hiya, may mabait, may nahihiya, may makapanang muka. Yun. So, alam kong go with the flow with them. Okay? Pero, ang pinaka-ayaw ko talaga is yung may problema ka na nga sa isang tao, hindi mo pa saka direktahin, ano ka ba, duwag ka ba? Diba? Parang ano ba, naghahanap ka ng kakampi or something, hanggang mangisay ka na dyan, may problema ka na pala sa tao, may nangingisay ka na dyan, hindi mo masabi, bakit? O, tapos sa ibang tao, ang tapang-tapang mo. Diba? Huwag ganun, guys. Yun, mag-comment-comment kung sino makarelate sa sinasabi ko. Yun. Ang lesson lang, guys, ha, yung sa mga mahilig ba ganito, kung meron kayong problema sa isang tao, at pwede naman ninyo kausapin ng harapan, direkta, why don't you just do it? Be matured enough. Yun, matured, maturity kasi yun, eh. Parang childish kasi kapag pinagkakalat mo pa yung mga, yung dugong chismosa lumalabas sa atin, eh. Diba? Whatever it is, it's a kind of gossip. Kapag nag-start kang pag-usapan ng isang tao na walang kaalam-alam yung tao, kay totoo yun o hindi, it's still a form of gossip, means chismis, okay? Yun. Hindi naman ako pinanganak kahapon lang. Okay? Para mas marami pa nga akong experience sa ibang tao eh. Yun lang. O, diba? So, yung mga, sana, yung mga kapitbahay dyan, kapitbahay ninyo or something, may ganito mga tao. Yun. Iwas-iwasan na lang natin yun, guys. Pagpadagdag ng ano, paano, kung malungkot sila sa buhay nila, let them be. Mamatay sila sa lungkot. Huwag na silang ano, huwag na silang pansinin, diba? Magtupi na lang tayo ng damit and gumawa na lang tayo ng gulaman. Gagawa kami ng gulaman ni Kuya Anan ngayon. So, ay mamaya pala, patas magtupi ng damit. Tapos kumakain pa siya dun. Nagluto ako ng chicken breast, fried chicken breast, para chicken fillet siya. Yun, kumakain siya dun, yung bago kumain ni Anan. So, yun guys, babalikan ko kayo mamaya, okay? Tupiin ko lang to. See you guys! Yun. Kasi guys, alam nyo, nakikita nyo ba ako? Guys, kasi, ang gata, ewan ko ba dito sa Pinas, dito nga ako, dito sa Pinas guys, yung mga milk na ganito, matamis. Ito lang talaga yung brand na hindi matamis. Yan. Oh, Rehan, you eat the bread. Or if you want the chicken, guys, ito pala yung pinrito ko kanina. Oh. You want the chicken? I'm gonna give you. This one is nice, no? Taste it. Taste it. If you want to eat it, just eat it. I'm gonna give you on one plate. Ow. Chicken. Yan yung mga ano. Oh, tapos ako, magko-coffee.
Christmas, guys. It's 4:30 in the afternoon. And while doing this, I'm washing clothes. This is not a paid advertisement, guys, ha. Pero, ito yung masarap. Indo cafe. Masarap yan, guys. Oh, bakit? Better. It's not too sweet. Yummy. I like only but not too sweet. Like there's a Nutella inside, right? Yeah. Yan, di na tuloy kami naglagay ng palamang. So pala guys, last time, pinadala to ng tita ko from US. Dalawa to. Tita Lay! Say hi, Lola Lay! Lola Lay! Hi, Lola Lay! Oh, Lola Lay! Hello, Lola Lay! Dali. Ay, tita Lay, oh. Pinadala niya yan. Nag-request ako sa kanya ng Nutella. So, dalawang pack mili ganyan. Yung mga naman nga ito, hindi masyadong ano. Pero mauubos na itong isa. Kasi kapag hindi tinigilan yung Nutella, talaga nakaka-addict. Pero hindi siya healthy, guys. Hindi healthy ang Nutella. Okay? Ay! Very good naman. Like it? Like mukbang. Oh, kalas. Finish na. Throw it there in the kachara. Okay, good boy. Finish. Finish na daw siya. Normally guys, pagkakain niya, tinatapon niya agad yung basarahan. Hindi katulad nito. Puutusan niya yung kapatid niya magtapon. Kuya eh, di ba kuya?